Kasi parang hindi ko na-feel yung worth ko. Pag tinuloy ko pa yung friendship na yun, wala nang value add sa life ko. Friendship breakup can be painful, but liberating at the same time. What's up guys? Benedict here. It's been a while. Hindi ko rin alam ba nasa kusina ako, but... Ano ba yun? Ano yun? Tinignan ko yung YouTube account ko, nakita ko 4 weeks ago or a month ago na ako last nag-upload. And I was like, na-pressure ako ng slide. Lately, okay naman ako. Okay na feel ko, hindi ako na-anxious, ganyan. I feel like I'm living in the present and that's good. Sabi ko masyado at ako nag-enjoy sa present. Ang ginawa ko lang today, nag-paint ako ng wall. Bagong pintura. Oh yeah, nag-vlog din pala ako. Hindi ko lang siya na-edit, but ina-edit ko din tong vlog na... parte ng vlog na to. Last week, pumunta kami ng Thailand and I also met Troye Sivan. Grabe yung mukha ng tao na yun. Parang siyang definition ng male beauty. Siya yun, parang ganun. Sobrang bihira lang ata yung time na starstruck ako. Last time I remember, nung toothbrush ako kanina. Sobrang starstruck ako sa niya. And I also met former PBB member, si Luya, no? Sobrang kalug pala nun. Iba talaga yung nagiging epekto kapag ka nakahanap ka ng katapat mo sa kabaliwan eh. But yeah, watch this. BTR. Wala! Baka di bumalik yun, nakaganyan ka na mamaya. Okay. Ladies and gentlemen, I am with Miss Lu. Ano ba sa akin? Luya? Luyano. Wait, may bibili na ako. Wait, hindi, Cruz. Sama din namin si Richard. Gutierrez. Tagal ko hindi nagpa-vlog kasi, so sorry na. Sorry. At talaga, sa wakas. Oo, 3 weeks na. Matagal na yun! Oo! Oh, kasi... sa akin, 2 taon. Ay, iba yun! Wait, kasi iyo eh. Hala, magsa-start ka na from scratch. Subscribe, guys! Pakitulungan! Matagal na akong fan. Totoo nga! Guys, kaya lang may alam nung dump account ko, hindi niya alam yung mga dinduet ko sa kanya. Patingin! Oh, paano? Nag-vlog pa ako! Ano yung off ko to? If you were my wife, I would put poison in your coffee. If you were my husband, I'd drink it! Ganito lang ako mag-vlog. Wide lens lang, ganyan. May kasama ako, ano, varsity ng basketball. Welcome to Bangkok! Oh. Di baterya yung luggage niya? Oh. Paikutin ko. Oo. Paano ba yung... ano? Call of Duty. May leash na siya. Mga fans natin yan. It's just us. Hala! Kuha ka na ng sushi. Hindi ba ito yun? Pares, kami pala nito ni Lu na may sapak sa ulo. Yes! Ang baby kasi kami. Kami lang yung baby sa buong mundo na hindi umiyak. Pinalo yung pwet. Galing mo dun. Horse din ako. Past life ko. Pakita ko yung talong ko sa'yo. Yung talong ko, lalabas ko na. Sarap niya itong pickle, natin niyo. I eat all vegetable except cilantro. What's up, Richard? Grabe naman outfit. Binoots niya talaga. Mukha tuloy akong anak niyo. tingnan niyo. Universal Music Thailand. Thank you for bringing us here. Hala, TikToker! Ako. Andiyan na pala si Troy Bolton. Troy Sivan! Thank you for the question. Dito kami sa vintage shop ngayon. Nagmotor ako dito mag-isa. Parang nasalo ko yung buong pollution. Parang nasayang yung skincare ko. Pero ang ganda. Look. Give me your money. Oh. I'm kidding. This is Edo from Singapore and Kevin. Vlogger. Also from Singapore. Vlogger. Pinoy yan. Nagkukunyari lang yan ng Singapore yan. And we're waiting for Lu. Do you do YouTube? Yeah. When I'm not lazy. Fresh from the tuktok. Ganda oh. It's giving mga nag-uukay-ukay sa taytay. Tingnan mo yung pag-ano nila oh. Rockstar!
na. Ang lala guys, wala pang 1 hour. Sakit na ng joints ko. Marami maganda pero na-overwhelm ako. Hindi ako maka... Tingin ka sa kaliwam. Anong kaliwam? Left, right? Sa baba. Dito sa kabila. Ganda, diba? Alin? Ako. Ay, putik. Chat-to-chat market right now. Say hi, guys! Hi, guys! Hello! Wow. Liza Minnelli. Filipino yan! This feeling's like no other. I want you to know I never had someone. Copyright, sobrang parehas. Grabe naman ang labo. Grabe yung nagpa-tattoo sa Thailand. Hena hu. Hena hu. Parang yun sa mga chewing gum, yung free na tattoo. Dapat aura lang, aura lang. Ouch, ouch. Sakit yan. Ouch. Wow. Pretty. Pretty. Lana, ma-upload ko pa ba to? So, pauwi na kami ngayon. Mag-extend sana ako ng 2 more days. Kaso, parang wala na akong magawa. Hindi na ako nag-extend. Ang hang. Nagiging ambivert ata ako, feeling ko. Dati sobrang extrovert ako, ngayon naiinis na ako sa mga tao. Ngayon ko na makakita ng tao in the next 2 weeks. Ikaw na yung last na makikita ko. Yun na yun. Ay, hindi ako mamamatay. Hindi yun yun. Alam mo yung ano, yung YouTuber sa States na kumakain ng mga chicken wings na maraming spicy. Tapos si Jennifer Lawrence yung ano. Ayun yung napifeel ko. Siya ako ngayon. Alam mo yun? What do you mean by shaking it? What are you doing? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Mayroon din si Gal Gadot, dumudurana siya sa camera. Ganda pa rin niya. Pag ginawa ko to, canceled ako. Community guideline. Si Lord yun ang parad ko, hindi siya nakakangon sa camera. Talaga? What do you mean? Ano, si Sage, mangga-mangga lang. Ang ano mga kinakain ko, every morning, World War 3. What do you mean? Yung kay Gal Gadot, panoorin niyo. Lagay ko dyan. I don't feel like I've ever had a guess. How we feeling? Okay? Okay? And one time we ate a Carolina. Kung ako gumawa nun. Kadi. Baka masuntok ako. Tawag ako dumura. Ay, hindi cute talaga. Anong gagawa ko? So that was my vlog in Thailand. 3 days lang ako nandun. And diretso sa Philippines. Pumili nga pala ako ng glasses. Bagay ba guys? Malabo na kasing mata ko, kaka-cellphone ko. Tama si mama. Lalo nangyari sa buhay ko, kaka-cellphone ko. Anyway, nung hindi ako nag-vlog, dahil ko na ako ng message ng mga, bakit hindi niyo po kasama sila Pam? Hindi niyo nakasama sila Louie, sila Q? Ganun talaga ang friendship breakup. Ay, joke lang! Joke lang! Friends kami! Just because you don't see someone in my vlog doesn't mean na hindi na kami friends. But also, may times na hindi mo na rin nakikita yung isang tao sa vlog ko kasi nga hindi na kami friends. Hulaan mo na lang. This year was a good year for me to get back up first and foremost sa aking mental health. But also, I don't remember the last time I burned bridges with someone. Kailan mo yung first time na nag-FO ako ng tao? Siguro college yun. Kasi parang hindi ko na-feel yung worth ko. Pag tinuloy ko pa yung friendship na yun, wala nang value add sa life ko. And you know what? Na-realize ko lately. Diba sabi ko dati? I feel like this industry is a really, really dark industry. Sometimes, relationships are just very transactional. Meaning, I can benefit from you and you can benefit from me. May mga ganun talaga. And that's fine. But I also realize na, you know what? Almost lahat pala ng relationship, in a sense, meron siyang transactional aspect. What do I mean by this? For example, sa friendship, hindi siya katulad nung mahal ako ng nanay ko unconditionally because nanggaling ako sa kanya, pamilya kami, kapatid kami, ganyan. Sa friendship naman, I think meron kang mga core friends or barkadas because inaalagaan ka nila, pinapasaya ka nila, napapakita nila yung worth mo, and at the same time, you also, vice versa. Parang give and take siya. May mga tao na deserve talaga magstay sa life mo. Iniisip ko, completely true ba yung unconditional love na kahit hit anong gawin sa'yo, mamahalin mo pa rin. Parang mahirap yun. Kasi nga, give and take talaga sa relationship. It's why you also chose kung sino yung mga magsistay sa life mo at kung kaninong life ka magsistay. Does it make sense? Does it make sense? Or am I just blabbering? Siguro kasi at this age, hindi na rin ako yung sobrang matampuhin sa friends. Like, before kasi kapag
oh my God, is it aging? Dahil ba tumatanda ako, yan ba yun? Dati kasi sobrang matampuhin ko, pag di lang ako in-invite kanya, magtatampo na ako. Ngayon, pag ayoko lumabas, sasabihin ko, hindi ko feel lumabas ngayon. Wala ako sa mood, umalis ngayon. And I don't wanna drink, I don't wanna go somewhere else. That should be fine, that's a valid excuse. I don't want to. Dati kasi, di ba parang, di kasi masama kasi ng pakiramdam ko eh, may sakit ako eh, or whatever. Excuse that you can make. Because nga, you feel like the other person, hindi nila tatanggapin yung excuse mo. Or siguro at 42, carefully selected and filtered na yung friends ko. 42? Saan galing yung 42? Also, kailangan mo rin tanggapin na daming klase ng friends. May mga friends na kahit matagal mong di nakakausap, friends pa rin kayo. Alam mo yung hindi kailangan ng constant communication for you to know that you are good friends. I have a lot of friends now na may sarili ng pamilya. I know that they have to focus on their family more than giving the attention that I want or that I need or that they feel that I need that and I want. Does it make sense? But at the end of the day, kapag nagkita kami, you still mean the world to me. That's the most beautiful part of having friends. Meron naman tayong friends na I know you are my friend, but I know also na pag may nangyari sa akin o pag kailanganin kita, hindi kita maaasahan. And that's fine. Kasi hindi naman nila responsibilidad yun. Pero hindi ibig sabihin, hindi sila mabuting kaibigan. Maraming levels of friends. I can simply say na, oh yeah, I'm friends with Toot. Pero friend ko lang siya because we enjoy each other's company. Medyo complex yung friendship. And I think, kapag na-experience mo yung friendship breakup, you have to carefully assess. Saan ka nagkamali? Saan siya nagkamali? Is it workable? Can we fix? Can we mend our broken heart? Can we make amends also? Sana ako makakabawi? Or worth it pa bang bumawi? Is it worth it? Let's reverse it. Ang tanda. Kasi pag hindi, tanggapin mo na lang. I don't think may ma-add pa tayo na values to each other's life. And that's not being selfish. Pag sinabi ko kasing not add values, isipin nyo, ano, wala na akong pakinabang sa life mo, kaya hindi na tayo friends? Oo. Hindi! Hindi yan sa ganun. Ibig sabihin, hindi na kayo okay for each other in terms of your well-being, growth, mental health, well-being, and all the other aspects. And that's fine. Friendship breakup can be painful but liberating at the same time. And that is so okay. Kasi hindi ka naman mauubusan ng mga taong mabibigyan mo ng pagmamahal. Because love never runs out. Perfect ko naman doon. Ano mga pinagbasa ko kasi sinamarize ko lang. Tinitle ko lang yun. Kasi yun nga yung madalas na napapansin ko ng mga problema ng tao. Just to be clear, wala akong friendship breakup recently. I'm okay with all my friends except... Hala! I guess nandito lang ako sa point na wala mo na akong pakialam sa ibang tao. Kasi kailangan ko muna i-perfect yung pagmamahal ko sa sarili ko. Kadiri! Pero totoo yun. Kailangan mo i-master how you love yourself before you would even know how to let someone understand their worth. Kailangan mo muna i-understand yung worth mo. Otherwise, you're gonna be... Ano mo maubos ka in English? You're gonna be done? You're gonna be empty? Ano, you're gonna run out? You're gonna run out of battery, you know? Kapag naubusan ka na, yan ay mapipikon ka na. Yung maiinis ka na kasi di na re-reciprocate yung mga binibigay mo sa friends mo, ganyan. Masyado ka na nag-e-expect. Ang gawin mo, i-master mo muna yun. Focusing on yourself is not selfish. It's actually very selfless. Because once you love yourself, you know how to love other people. You know kung ano yung limit you respect. Boundaries, you can do wonders. Bakit parang feeling ko nagpe-preach ako? Sensya na, hindi ako naka-upload every week. But I will try my best without pressure. Instagram lang, daily ako nag-upload mga kalokohan. Napansin nyo siguro, sobrang laki nung pinayat ko compared to my last video. Daming naging concern sa akin, even mga friends ko. Sabi niya, sobrang drastic nung change sa body ko. Bilis ko daw mag-lose ng weight. Am I okay? Guys, I am not starving myself. I promise, I'm eating healthy. I'm just doing intermittent fasting and a healthier diet. Care of Body by ALS. Kapag gusto nyo maging serious sa body transformation nyo and you need help, diet man or exercise, contact him. Sobrang saya ko lang ngayon na I love life. I just love life. Hindi ko na-feel before or for a long time. Thank you also because you're a witness sa aking journey ever since. Dan drama. Thank you so much for watching. Kita kids next Monday or lahat.